Kaya buhay ang mission mo, always na pinilos. Sa liyan, alam na namin yung pinilos ko sa bawat isa ng harunuman, kaalaman, grateful, and happy young house. Sa iyo po, mga volume pool, may mga katotohanan po na liyan ng pag-aaral. Sa iyo, mga revolusyon, gaul, molyo pool, yaw, bush, wakal, meros kay? Amna! O, send ko na yung, ano, yung message nyo. Mamaya na, makikinig muna ako ng okay, ha? Ibig sabihin, mamaya ka ng tetes. Makikinggan mo muna yung mga yung niya. Okay, ano na? Ibigay ko sa inyo, may ruha yung busyo ko. Not by mind, not by power, but by ruha. Iyaw busyo ko. Pero siyo ang kaun. Iyaw busyo ko. But may usyay. Amen. Devarim, Kapitulo 28. Molyo ko po tayo, Devarim, Kapitulo 28, Deuteronomy po, Chapter 28, ang mga pagpapala. Makinig niyo po rin ang, makinig po ang tayong pagdinig. Dahil dinig ninyo ang tinig iyawulhin, wesinunod ang kanyang kautusan, ibabantong niya kayo sa gitna ng mga bansa. Magaganap na sa inyo ang mga pagpapala ito dahil sinunod nyo ang kanyang mga utos. Kayo ay pagpapalain niya sa loob at labas ng inyong mga bayan. Pagpapalain niya ang inyong mga anak, lupain, pati mga hayop. Pararamihin niya ang inyong mga bata at iba pang mga hayop. Lagi kayong magiging sagana sa pagkain at di mawawalan ng laman ang inyong masahan ng harina. Pagpapalain niya kayo sa yawod ng inyong isasagawa. Ang mga paaway na magtatapang lumapag sa inyo ay ipalulubig niya, ay palulubig sa inyo ni Yahudin. Lalaban sila sa inyo, ngunit magkakanya-kanyang takas. Pagpapalain niya ang inyong mga baan at yawod ng inyong isasagawa. Pagpapalain niya kayo sa lupain ibibigay niya sa inyo. Tulad ng pangako ni Yahudi, kayo ay isasagawa niyang isang bansang bata at nakatalaga sa kanya dahil sinunod niyo siya at tumalima sa kanyang mga tuntunin. Sa gayon, makikita ng Yahudi ng bansa na kayo ay kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Pasasalanayin niya kayo sa iyo ng bagay. Pagdating niyo sa lupain, ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong anak at mga hayop at pasasalanayin ang ani ng inyong bungling. Bubuksan niya ang langit upang ibuo sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain niya kayo sa iyo ng inyong isasagawa. Dahil dito, hindi kayo mangungutang bagos kayo, kayo pa ang magpapahirap. Gagawin niya kayong pangunahin ng mga bansa. Hindi tagasunod. Uulan kayo at di mabibigo. Kung susundin niyo o tutok din niyo, mabuti ang kautosan ibinibigay niya, ibinibigay niya hukul sa inyo ngayon. Huwag niyong lalabagin ang alinman sa sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong nilinis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kaya hulihin ni sasamba o magsilbi sa mga repulto o mga buwan na may kapal. Amen! Yun ang mangyayari sa Ulyano, sa iyong hulihin sa Ulyano, sa, dahil sinunod na natin si Yahu Kapukul. Ano? Ha? Kulay-kulay na po. Dahil sa sinunod ninyo ang tinig ni Yahu Kulhi at sinunod ang kanyang kautusan, ang sabi ni Yahu Kul, ibabantog niya kayo sa gitna ng mga bansa. Magaganap na sa inyo ang mga pagpapala ito dahil sinunod niyo ang kanyang mga utos. Ano po yung mga pagpapala? Kayo ay pagpapalain niya sa loob at labas ng inyong mga bayan. Amen.
ganun yung pagpapalang iyabukul. E paano mo kung nagtago ka sa ilalim ng tansyan? Kahit magtago ka sa ilalim ng tansyan, kapag sinunod mo ang kautusan, ang kagustuhan ni iyabukul, pagpapalain na niya. Ano, kahit saan ka magpunta, kasama na yung iyong buong sambayan, yung iyong mga anak. Pagpapalain na yung iyong mga anak, lupain, pati mga hayop, para aramihin niya ang iyong mga bata at iba pang mga hayop. Wala po ba yung bata? Wala po ba yung ibig sabihin, yuhod ng mga posesyon mo. Yuhod ng mga ari-arian mo. Para aramihin, yuhod-uhin. Amna, dahil sinunod mo yung kanyang kagustuhan. Amna, ganun yung pagpapalang yuhod-uhin. Hahabulin ka kahit saan ka magpunta dahil sinunod mo yung kanyang kagustuhan. Yun ang gusto niya, yung maging masunurin ka. Kaya, amna, kaya ikaw, sabihin mo sa katabi mo, kaya ikaw, huwag kang tutulong-tulong. Kaya ikaw, maging masunurin ka. Isi, handa niya. Ngayon mga pagpapala, pagpapalain niya ang mga anak, lupain, pati mga hayo. Para kamihin niya ang mga bata at iba pang mga hayo. Lagi kayo magiging sagana sa pagkain. At di mawawalan ng laman ang inyong masahan ng harina. Ang nga, sabihin, nilagyan na ng bigas. Lagi puno. Sabihin, hindi inuulang yung ano, yung bigas. Lagi puno. Pagsamba mo o yung magsilbi ka sa huwag o pig o yung ribulto. Ano na? Dahil
may nakatalaga naman. Meron namang curse o sumpa. Diba? Ana! Uli! Para magulay-gulay ko yan yung mga pagpapala. Sabi nga nun, dahil dinilig nyo ang tinig niya huli at sinunod ang kanyang kautusan, ibabalikod niya kayo sa lingkod ng mga bansa. Madali yung mga pagpapala, isisipin ko yan. Mamaya may isang kayo. Magaganap na sa inyo ang pagpapalang ito dahil sinunod nyo ang kanyang mga utos. Kayo ay pagpapalain niya sa loob at labas ng inyong bayan. Amen. Kahit saan ka magpunta, magpunta ka man. Yan? Kahit sa ibang bansa, ahabuli ka ng pagpapala ni Yahuwi. Ganun. Amen. Dahil naging asuruhin ka kay Yahuwi. Pagpapalain niya ang iyong mga anak, lupain, pati mga hayop. Pararamihin niya ang iyong mga baka at iba pang mga hayop. Mana, kotse, lupa, bahay, dadami, mga. Ay, dadami ng libo-libo, patong-patong, mga. Mga, mga. Kaya, sabi niya, hindi mo kayang isipin eh. Yung kayang bilis sa'yo ni Yahoo. Mga, Yahoo. Diba? Hindi pa sumasabi sa isip ng tao yung kayang bilis sa'yo ni Yahuwi. Ano na? Magpapalain na. Ano na? Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay ipalulupig sa inyo ni Yahuwi. Lalaban sila sa inyo, ngunit magkakanya-kanya ang taas. Pagpapalain niya ang iyong mga banan at yahod ang iyong isasagawa. Pagpapalain niya kayo sa lupain, ibibigay niya sa inyo. Tulad ng Tulad ng pangako ni Yahuwi, kayo ay isa sa gawa niyang isang bansang marata at nakatalaga sa kanya. Dahil sinunod niyo, wes tintumalima sa kanyang mga tuntunin. Sa gayon, makikita ng iyong ng bansa na kayo ang kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Pasasaganayan niya kayo sa iyong ng bagay pagdating niyo sa lupain, ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong mga anak at mga hayop at masasaganayin ang ani ng inyong buhay. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain niya kayo sa yahod ng inyong isasagawa. Dahil dito, hindi kayo mamulutang bangkos kayo pa ang magpapahiram. Gagawin niya kayong pamanahin ng mga bansa. Hindi takasunod. Uulan kayo at di mabibigo kung susundin niyong mabuti ang kautosang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Huwag niyong lalabagin ang alinman sa sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilis sa kanan o sa aliwa. Huwag kayong tatalikod kaya huwagin ni sasamba o magsisilbi sa mga rekulto o mga uwal na may kapal. Ana, ayan yung mga pagpapala. Ang ibubunga ng pagsuway. Ana, ngayon, yung sa mga suway, yung mga pasaway, ana, hindi tayo nun. Dahil sabi nga sa inyo kanina, tayo mga masunurin kay Yahuwi. Kaya nga, pinubulay-bulay natin, nagdarating sa ulyano, yung mga blessing, yung mga pagpapala ni Yahuwi. Ito naman, mangyayari lang ito doon sa mga pasaway. Yan, na. Kaya sabi nga nung linggo sa ulyano ni Bahaluga, kapag hindi siya natuto doon sa kanyang parusa, ibibigay sa kanya yung pitong ulit pa na mas kapindi. Eh, hindi pa rin natuto. Pitong ulit pa ulit. Ang gagawin. Amnam, hanggang saan? Kung magpago siya, kung hayaw ko. Pero hindi nagpago. Pitong ulit pa ulit. Hanggang saan? Mapunta na sa? Saan? Sintimeryo. Mula rin. Amnam, hindi ganun. Diba? Tayo mga yung busuin. Masunurin tayo ay yagulit.
kung yung kanyang kausan, yung kanyang gusto, yung kanyang pinagagawa, yung kanyang usayaw sa bawat isa sa ulyan, yung pinagagawa sa ulyan, dapat gawin ko yan, maging masunurin tayo. Ang ibubunga ng pagsuway. Sabi ng lugar, kapag hindi niyo binirin ang inig, siniwain ang magustuhan ni Yahweh, ang kanyang utos, tuntunin, mangyayari, amnan, mangyayari sa kanila ang mga sakpang ito. Amnan, doon sa mga kasuway. Pero sa inyo, hindi mangyayari. Amnan, tanaya sa ulyano, hindi mangyayari ito. Dahil tayo ay masunduri. Doon sa mga pasaway lang, mangyayari ito. Amnan, nagkakasundo ba tayo? Pero siya ang gaulyaw, Joshua, o Leos ka ay? Amnan. Hindi na kayo pagpapalaki. Amnan, hindi niya kayo pagpapalaki kahit saan kayo magpunta. Sabi sa mga pasaway, hindi magpapalaki yung mga pasaway kahit saan sila magpunta. Yun mo, guys, eh kung magtago sa ilalang ng tatsa, hindi ba rin kahit magtago man, bumalik ka man sa sinamukulan ng nanay mo, hinahabulin ka pa rin, no? So, paano yun yung curse na yun? Dahil sa naging pasaway ka ay Yahweh. Amen! Eh, hindi ko mo alam naman eh. Yung buhay na tuloy. Hindi ko mo alam naman eh. Yung nakasundan sa bagay. Ignorance in a word excuses no one. Kahit hindi mo alam. Eh, di ba? May mga ganun. Hindi ko mo alam. Meron pala ganun. Meron pala kung gusto na ganun. Kahit hindi mo alam. Excuses no one. Ignorance no word. Excuses no one. Kahit hindi mo alam. Mga example, tumawid ka sa isang tali, no, pedestrian road. Huhulihin ka ba? Hindi mo alam eh. Huhulihin ba kayo? Tumawid kayo, hindi mo alam. Bawal pa lang tumawid doon. Bawal. Huhulihin ba kayo? Huhulihin ka. Maglilinis ka ng CR. Isang araw ang matutulog sa hulungan. Amnan, huwag mo sasabihin, hindi ko mo alam eh, na may bawal mo palang tumawid eh. Amnan, dahil hindi pwedeng dahilan yun. At ang kula ng bawat isa sa ulyano, at ang kula natin, amnan, na alamin yung katotohanan. Amnan, dahil sabi, you shall know the truth, and the truth shall set you free. At ang kulang mong alamin yung patotohanan. Dahil ang patotohanan, yun ang magpapalaya sa iyo. Hindi mo pwedeng gawing dahilan yung may Yahweh. Hindi ko mo alam. Amnan, hindi pwedeng ganun. Amnan, kailangan alamin mo. At ang kulang mo, katungkulan ng bawat isa sa ulyan. Amnan, kaya ka meron ganun din, binigay sa ulyan din. Anong gagawin mo dito? Paalak ako, ano? Lalagyan mo na ng ikabo. Sa kapag na magsasaan mo lang ang papa, eh, meron mo lang ang Bible. Amen. Di ba? Aalamin mo. Babasahin mo. Amen. Okay, tuloy tayo. Hindi mangyayari sa inyo, ha? Amen. Susumpain niya sa mga pasuway. Susumpain niya ang inyong mga hinasi at inihanda pagkain. Kita mo. Amen. Pati yung mga sinawbaw o yung mga itinanim. Kapag pasuway ang tao, ganun, ahabulin ang ano, kung kailan naglalaki na na, aanihin na lang sa dumating yung bagyo. Amen. Kasi bakit? Eh, pasuway ka eh. Ayaw mo sumunod sa kamusunan ni Yahweh. Amen. Yung plano, yung sarili mong plano, yun ang ginagawa mo. Yun, amen. Nagsiselfing ka, tao mo, yung plano ng tao eh, sabi na dalawang plano nito eh. Plano ni Yahweh sa aking plano ng kaaray. Ngayon sinunod mo, kailangan susundin mo yung plano ni Yahweh. Naunawa niyo? Naunawa niyo? Maya, yung plano ni Yahweh ang susundin mo. Dahil kapag yun ang sinunod mo, ang mangyayari sa'yo, yung pinasa natin ng tatlong beses, yung mga pagpapala. Ang na,
Pero naging masaway, hindi maaano, hindi mapapakinabangan. Na, hindi niya magpapalagi ang inyong mga anak, ang inyong mga lupain, at inyong mga hayop pagkawal. Mabibigo kayo sa yuhod ng inyong isasagawa. Yung mga pasaway, mabibigo sila sa yuhod ng kanilang isasagawa. Kami yung ano? Ano? Yun yung inahilat na ng pagsuway nila kay Yahweh. Padadalhan niya ng salot, ng kahirapan, kaguluhan, at kabiguan ang yuhod ng kanilang isasagawa hanggang sa kanila'y malimul. Gagawin niya ito dahil sa pagtalikod nila kay Yahweh. Hindi niya aalisan ng salot hanggang sa maubos sila sa lumaing ibibigay niya sa kanila. Lilipulin niya sila sa pamamagitan ng sakit na pagkaliyo, nag-aapoy na lagnat, pamamaga ng katawan, matinding init, tagtuyo, agiha, at iba pang sakit sa balat. Hindi niya titigilan ang mga ito hanggang hindi sila nalilipol. Ipagkahit niya ang ulan at dahil dito, magiging tulad ng bakal ang lupa dahil sa pagkatingan. Ano naging nalala ng aso ko? Yung pagsubay kay Yahweh. Sabi ni Yahweh, di ba sabi, huwag kang magsisilbi. Sabi mo naman, ni sasamba sa mga huwag o mga ibulto. Sabi ni pinilinan ni Yahweh, ipalulubig niya kayo, sila, yung mga pasaway, ipalulubig niya sila sa kanilang mga kaaway. Lalaban sila, ngunit magkakanya-kanya sila ng takbo. Dahil dito, labis sila at atakutan ng iyong ng bansa. Ang kanilang mga bagay ay kakainin ng mga imo at mga hayop. Walang magkakabalang bulugaw. Pahihirapan sila sa pamamagitan ng buhol tulad ng ginawa ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Tatatarin niya sila ng piksa, guri at galis na hindi mapapagaling. Masisiraan sila ng isip, mabubulag at malilito. Mag-aakubap sila sa atanghalihang tapat tulad ng bulag na nangangapa sa kadiliman. Hindi nila makikita ang daan. Anuman ang kanilang gawin, hindi sila magwawagi. Patuloy silang sisiling at sasamsaman ng ari-arian, ngunit walang sasaglolo sa kanila. Amen. Sa mga pasubay, mag-aasawa sila, ngunit iba ang sisipin sa kanya. Sa kanila, magtatayo sila ng bahay, ngunit iba ang tira. Ang bahay nila ay kakatayin sa harapan nila, ngunit hindi nila matitikman. Aagawin sa kanila ang kanilang aso at hindi na ibabalik. Ang mga tupa nila ay sasamsamin ng kaaway at di na makukuha muli. Ang kanilang mga anak ay kitang-kitang ibibigay sa ibang tao, ngunit wala silang magagawa. Isang bansang di nyo kilala ang makikinabang. Isang bansang hindi nila kilala ang makikinabang sa ani ng kanilang lupain at sa buma ng kanilang pagpapagal. Sila ay sisikilin. May patuloy na pahihirapan hanggang sa masira ang kanilang isip dahil sa kanilang nararanasan. Amnan! Yun sa mga pasaway. Pahihirapan sila ni Yahweh sa pamamagitan ng buhol sa tuhod at binti. Ito ay hindi nila mapapagaling bagkos ay kakalat mula ulo hanggang pa. At sila, kaya kanilang hari ay ipabibihan na sa isang bansang hindi nila kilala ni ng kanilang mga ninuno. Maglilingkod sila sa kanilang mga rebulto na yari sa kahoy at bato. Ang kalagayan nila ay pagtatakar ng yawhot, laging pag-uusapan at pagtatawanan. Maghahasik sila ng marami, ngunit kaunti lamang ang maaani
dahil sisirain ng lungtod. Amen! Yeah? Ang kabaligtaran ng masuway, masaway sa masunuri. Kapag ikaw masunuri ka, pararamihin niya ang buhay. Mapapakinabangan mo yung alay ng iyong buhay. Ibig sabihin, yung mga pinagpagalan mo, magiging masaya ka kasi give you me. Blessing niya ang buhay mo. Na yung mga pinagpagalan mo, mapapakinabangan mo, magiging masaya ka sa mga pinagpagulan mo. Amen! Mayroong pasaway, baliktad ang nangyayari. Amen! Yung mga pinagpagalan niya, hindi na mapapakinabangan mo. Iba ang kakain mo. Amen! Magpupula sila ng uwas. May masino nila itong aalagaan. Ngunit hindi nila matitikman ang bunga o katas nito dahil sisirain ang uod. Magkakaroon na sila ng maraming punong ulibo sa kanilang lupain. Ngunit hindi nila makukuha ng ang langis dahil malalagas ang mga bunga nito. Magkakaanak sila. Ngunit hindi mananatili sa kanila dahil mabibigat ng kaaway. Uubusin ng lungtod ang kanilang mga punong kahoy at paraning. Uulat ang kabuhayan ng mga makikipamayan sa kanila. Ngunit ang kabuhayan nila ay hindi. Sila ang mangungutang. Sila ang magpapautang sa inyo. Sa kanila, hindi sila ang magpapautang sa kanila. Sila ang mamamahala sa inyo. Kapag hindi nila dinig ang tinig ni Elohim, hindi sinunod ang kanyang mga utos at mga tuntunin, magaganap sa kanila ang mga sumpang ito hanggang sila ay lubusang mapuksak. Sa gayon, ito ay magiging aral sa kanila at sa kanilang magiging lahi. Hindi nila pinaglingkuran. Hindi nila pinaglingkuran ng buong pakayahan at kasiyahan si Elohim sa panahon ng kanilang kasaganaan. Kaya, ipinasasabog niya sila sa kanilang mga kaaway, sila ang paglilingkuran sa gitna ng kabutuman, kauwan, kaubaran, at pangangailangan sa yawhod ng bagay. Panihirapan nila sila hanggang sila ay malimul. Ipalulusog niya sila sa isang bansa mula sa kabilang panig ng daigdig. Ang bansang ipadadala niya ay simbilis ng agila sa pagsila ng kaaway at di nila talos ang kanilang wika. Matitigas ang ganap na ibig ng taong iyon at walang iginaganang matandaman o bata. Uubusin nila ang kanilang mga hayo, pati ang ani ng kanilang lupain. Wala silang itinira sa kanilang ani, ilumin, langis, baka o kawat hanggang sa sila ay malibon. Uubusin nila ang kanilang mga bayan hanggang sa buho ang nagtataasang pader sa buong lupain. Ibibigay sa kanila ni Elohim. Sa panahon ng pagkukuho sa kanila ng kanilang mga aaway, kakanin nila ang kanilang mga anak sa tindig ng kanilang lutong. Magiging maramo pati ang pinakamabait na tao. Hindi nila bibigyan ng pagkain pati ang kanilang kapatid, asawa o mga nalalabi nilang anak. Sino man sa kanila hindi niya bibigyan ng kinakain na makakain. Ganyan ang aabuti nila sa panahon ng pagkukop sa kanila ng kanilang mga kaaway. Amen! Nakita niyo? Ganun ang mangyayari dun sa mga pasaway. Amen! Pag kinukup na sila ng kanilang kaaway, ano mangyayari? Kakainin nila pati yung kanilang mga anak. Ayun ang mangyayari. Amen! Kaya sabi sa inyo, kailangan alamin mong katotohanan para hindi ka makasalo dun sa sumpa o verse na yun. Amen? Next. Maging ang pinamamabait at pinamamasayang babae sa iyong sarili na dahil hindi tumutugtong ng lupa ay
ay magiging marano, pati sa asawa at mga anak. Maging ang ilunan ng sangkol na kanyang isinilang ay ipagmamalo. Lihim na itong kahanin at pagkaubos ay ang sangkol ang isusunod. Ganyan ang aabuti nila sa mga pasaway sa panahon ng pagbuto sa kanila ng kanilang mga kaaway. Amen. Doon sa mga pasaway. Kapag hindi nila sinunod ang mga utos sa aklat na ito at hindi nila iginala si Yahudin, sila may ang kanilang kaapu-apuhan ay padadalhan niya ng matinding kahirapan na walang katapusan. Ipararanas niya ito o ipararanas niya sa kanila ang kinatatakutan nilang sakit na ipinadala niya sa Ehipto. Hindi ito maaalis sa kanila. Padadala niya kaya sila ng iba pang karamdaman hindi natatala sa aklat na ito ng kautusan hanggang sa sila'y mapuksa. At ang bilang nila ngayon na sindami ng pituin sa langit ay mapapawasan ng malaki. Ano ba kakaunti lamang ang matitira dahil sa di nila dininig ang tinig ni Yahudin. Amen! Ibig sabihin, doon sa mga pasaway, maiklim yung ano nun. Yung buhay nun, naiiklim. Amen! Kaya, sabihin mo sa kanila, ikaw! Sabihin, huwag kang tutulog-tulog. Maging pasunuhin ka. Amen! Next! Kung gaano malaki ang kanyang kasiyahan. Hello po. Ulit-ulayin po. Kung gaano palaki ang kasiyahan ni Yahudin sa pagpapala at pagpapahulad sa Ulyano sa atin, gayon rin kalaki ang kasiyahan niyang madama sa pagkawasa at pagbuksa sa mga pasaway. Okay. Na, kung gaano ang kanyang nadaramang kasiyahan habang tayo pinagpapala ni Yahudin dahil sa ating pagsunod, ganun din yung kanyang nadaramang kasiyahan habang pinaparusahan niya yung mga pasaway. Una, yan. Pangangalapin niya sila sa yugod ng panig ng daigdig at sila isasamba sa mga rebulto na yari sa kahoy at bato, sa mga huwad na may kapal na hindi nila kilala ni ng kanilang mga ninuno. Hindi sila mapapanatag doon. Laging kakababa ang kanilang bibig. Mamumuhay sila sa kabiguan at matinding kalungkutan. Amen! Yung mga pasaway, yung may mahilig sumamba sa mga rebulto, mga huwad na may kapal. Amen! Walang papanatagan yung kanilang buhay. Dahil nagpatoong shuapling, matatagpuan nila kanina kay Yahudin. Yung papanatagan, yeah? Yung papanatagan ng isip, ng puso, mga matatagpuan nila nyo kay Yahudin. Amen! Maya! Pero, doon sa pagsamba sa mga rebulto, mga huwad na may kapal, hindi sila mapapanatag sila. Hindi sila mapapanatag sila. Mangangalaga sila, mamumuhay sila sa kabiguan at matinding kalungkutan para silang lagi nasa banal ng alangani. Wari katapusan na ang bawat sandali at walang katiyakan ng buhay dahil sa malaking takot na likha na kanilang nakikita kung araw ay sasabihin nilang gumabi na at kung gabi naman sana'y mag-umaga na. Kayo, sila ay ibabalik niya sa Ehipto, bagamat na ipangako niyang hindi na sila papabalikin doon. Gagawin niya ito sa kanila upang ipagbili sila bilang kadasilbi, ngunit walang bibili sa kanila. Amen! O kaya sabay-sabay, yun yung mga natanasin ng mga pagkasuway. Okay, lover, ha? Sabay po kayo. Sabay-sabay, mga kaya. Isip. Dahil sinunod natin ang tinig
Bayan, papa
bahagi. Sinunod natin, Wes, tumalima tayo sa kanyang tuntunin. Sa gayon, makikita ng iyong hot ng bansa. Tayo ang kanyang bayan na matatakot sila sa atin. Pasasaganyanin namin sa iyong hot ng bagay pagdating ni sa lupain ibibigay niya sa atin. Para magsisilbi sa mga huwag na may kapal. Ano ang iyayari sa atin yung mga pagpapalagin? Ano? Pinatanggap niya niya, Beosyon Gahul, Yahushua.